ito yung nakikita mo naman sa position ng wire kung ano yung naunang pinasok. Kaya yun ang yung unang ipinasok kanina. So ngayon nasa unyanan eh, pasok ni anin siya, yun ulit eh papasok mo. At makikita mo naman yung butas kung ano yung pinasok niya. Susunod mo naman siya. Yung matataba ganito pa rin kaya lang ginagamitan na ng clip yun o kaya nang ipinagato para hindi makapiglas dahil pagkaano malaking wire makapiglas yan malaki yan. Maraming nag-i-slice, lumulubog yung isang
ilalim. So ngayon, kahit na anong palo, hindi pa rin makuha. Gagawin mo doon, ilalabas mo siya, tusukin mo siya mismo. Siya mismo. Doon ka kumuha sa taas, sundan mo siya, tusukin mo siya, tapos iikot mo yung splice mo, yung spike mo, hanggang sa makarating ko, hanggang saan yung lubog. Pagdating yan doon, pag minugot mo, aalsa na ngayon siya. Papantay na ngayon doon sa marami. Yun guys, ang isang technique. Pagka ang splice mo, lubog. Kaya makukuha mo, pumantay lahat. Guys, yan, palo na lang yan. Kaso papaluin mo na ngayon yun. Dahil napaalsa mo na siya, lumubog nga siya. Napaalsa mo, napapaluin mo, napapantay na ngayon siya, bibilog. Yun guys, ang may bibigay ko sa inyo, naputol na lang. Tapos ngayon, pag naputol, yung iba nilalagyan dyan ng tape. Okay, yung iba, Manila rope, pinukulupot dyan. No, winiwiping yan para hindi nakakasakit yung pinutol na dulo nitong itong strand na sobrang.